magandang araw, guys. So, ayan, ito, may client na naman ako, guys. Ayan, si Madam, manipis yung hair niya. Ayan, nagtalaga siya, guys. Ayan, manipis na yung hair niya, pero ngayon, nagnipis siya lalo kasi nga, may tinitake siyang gamot. Nagka-hairful siya. Pinabitan ko yun siya nung nakaraan, tapos bumalik siya sa akin kasi gusto niya pa-straight yung hair niya kasi buhag-hug. Ayun. Saka mayroon din siyang white hair. Ayan, yung mga white hair niya, kakaunti lang naman, pero ayaw niyang makita yan. Layan natin siya, tapos iti-treatment natin siya, guys. Ayan yung treatment na ginagamit ko lagi, yung keratin, ayun, Biotani. And then, yung masyado ng sensitive yung scalp niya kasi naglalagas nga, ayan, nirecommend ko sa kanya yung, ayan, Essensity na color namin. Swarovski din siya, range ng mga product namin, pero ammonia-free siya. Ayan, maganda yan sa mga yung mga sensitive na scalp, yung naglalagas na, yung may mga allergy. Ito yung nire-recommend namin na product. Ito pala yung 20 volume ng Essensity, yan 18 volume. And 4-0 yung gagamitin ko sa kanya para mag-fully cover yung gray hair niya. Yan yung 4-0, tira ko yan ng nakaraan. Ayan, inahin muna natin yan kasi yan ang unang binuksan namin. And then, ayan yung oxidant, yan. Mang mixing yan is 1:1 kung gano'ng kadami yung color, yan gin kadami yung oxidant. So, ito yung na-mix kong color. Medyo kaunti lang siya kasi manipis naman yung hair niya. And then, ayan, na-applyin ko na siya. Inuna ko muna yung roots. Ayan, binabad ko yun siya ng mga 10 to 15 minutes. And then, sinuklay ko yun siya pababa. Full color siya, ayan. So, binabad ko ulit yun siya ng mga 20 minutes. Ayan, para mag-fully cover yung mga gray hair niya. And then, magpantay yung color niya. After 20 minutes na pagbabad namin, binanlawan ko na din yun siya. Binanlawan ko siya gamit itong yung shampoo na Biotani kasi magpapatreatment siya. Ito yung treatment na lagi kong ginagamit. Tapos kung binanlawan, ayan, drenay ko lang siya mga 80% na dry. And then, ito yung treatment niya. Ito yung number 2. Ito yung solution ng Biotani. So, kaunti lang din kasi manipis naman yung hair niya. So, ito na siya, guys. After dry, ready to apply na yung treatment na ilalagay ko. Yung Biotani treatment. Ayan. Sineksyon ko siya ng tatlong section. And then, ayan, nilagyan ko siya ng sa tainga, yung air cups. And then, ayan guys, in-apply ko na yun siya. Pero, yung pag-apply ko niya na hindi ko siya sinagad sa roots kasi yung hair niya ay manipis. Din naglalagas din siya, nag-hairful siya. Kaya away lang yun sa roots niya. And then, ito na siya lahat, guys. Oh, diba, hindi ko siya nilagyan sa roots niya. Kasi nga, masyadong sensitive yung scalp. And then, binabad ko to siya ng mga 35 minutes again. And then, binalot ko siya ng plastic. Pagkatapos ng pagbabad namin, so, tatanggalan ko yan siya ng mga, yun, excess product before ko siya banlawan. And then, ito na yun, guys, yung pagbanlaw ko. Hindi siya totally banlaw. Meron pa siyang product talaga. And ida-dry na natin siya. So, ayun, guys. Pinanan siya na natin siya. Ayan, yung sides niyan ay tapos ko nang na-plancha. So, yung pag-plancha niyan ay maninipis din. Kagaya ng rebond. Kung paano siya pinansya yung rebond, ganun din yung pag-plancha ng ayan, treatment na ito. Ayan guys, kung nakikita nyo yung buhok niya, di ba, nag-light siya nung na-plancha ko siya. So, ayun, yung color na in-apply ko, yung 4-0, sakto lang yun na color na nilagay namin. Kasi magaganito yung color niya. Ayan guys, yung color na gusto niya, ayan, ganyan. Pag ginamit ko yung light, super light naman din yung kinalabasan ng treatment. And then, after ko siyang plinansya lahat ng hair niya, ayan, binanlawan ko siya ng gamit itong, yan, number 3 ng Biotanic, yun yung hair mask treatment. And binanlawan ko siya sa shampoo ball gamit ito. Ayan, drenay, then charan. Yun yung result niya, guys. Diba? Ang ganda. Wala ka namang ikitang gray hair, ang straight na ng hair niya, tapos yung color niya ay sakto lang, ganun lang din yung gusto niyang color. So, diba? Ang ganda. So, yun yung purpose na ginamitan ko siya ng 4-0 na
color kasi magla-light pa siya afterwards. So, shine ng silky. So, happy na siya kahit naglalagas yung hair niya. At least, straight. So, ayan. Thank you so much! Bye-bye! Ayan! Kakain kami! Day off and birthday ni Jana. Tuloy. Nagluto si Jana. Ayan, big. Man, yan, Biko. Wow. At saka, ano nga ito, Ate Jana? Humba. Patang humba. And then, tapos, nag-ano ako ng, ayan, hot chocolate. Sarap niyan. Yan, lagi kami, meron kami laging ganyan hot chocolates. Ayan, kakain na kami. Kain na kami. Sarap ng dala ni Jana. Thanks, Jana. Kagising lang, habit pambit. Tikman natin yung, ano ni Jana. Sarap. Sarap na baboy, hindi lasang frozen. Pinakuluan ko ng uluya. Alam ko na, Jana, ang business mo, restaurant. Kasi nag-ano siya, anong ibibusiness niya, restaurant. Nag-iisip din ako na kung ganyan. Every Monday, cheat day namin. Dami namin kinakain. Tikman natin ang biko ni Jana. Gusto mong tikman? Huwag na. Huwag na. Chocolate na. Ay, hindi mo tamil. Crap. A few inches later. Oh, may bumisita dito. Taga-ibang planeta. Magluluto. Taga-ibang planeta. Magluluto ng dinuguan at saka. Ano yan? Dito siya. Ayan. Friend ni ano. Friend ni Parlitot. Kasi bawal sa kanilang, sa accommodation lang magluluto ng baboy. Or dinuguan, kaya dito sila nagluto sa amin. Diba? Dito sa amin kasi walang bawal eh, kahit tuyo, pwede. Patigasa ng ulo dito. Ayan, so, hindi yun sila nakatira dito. Si Perlito dito siya nakatira, kaso lang, kinick out na namin kasi hindi na siya bagay dito. Walang tagal ko nang hindi nakakain ng dinuguan. Gagawa rin ako ngayon na. Ngayon ko lang siya makakain kung ano. Gagawa din daw siya ng soup. Corn. Ayan. Crack. Ano to? Ano, adobo din to? Adobo to. Tapos dinuguan. Oh. Ito kasi yung friend niya may ano sa Pinas, may restaurant. Wow, sana all. Pero talaga. Magaling siya magluto. Yan, yung mga bisita ang magluluto. Diyan mo na kayo, magre-relax lang may bahay, ha? Yun, yung soup ni Perlitot. Social naman ang mga kasinira natin. Galing naman ni Perlitot. Ah, Len, oh, parang ang creamy, Len. Ano, sarap Perlitot. Galing talaga ni Perlitot ko luto. Oo. Kasi may shabu-shabu eh. Ah, wala kasi siya dito na nagshabu-shabu kami. Ang sarap, no? Ang creamy. Wow! Hindi yung mag-uang. Ay, nako! Mukha lang feeling. Oh, ano, kaya na tayo. Kayo ka ng wow. Hindi mo naman iniintindi yung asawa mo. Kain yun pag nagutom. Sarap ba? Siyempre, 40 na. Sarap ba? Yung bisita namin ang magluto. Required yan eh. Yung bisita rin. Ang nagdala ng pagkain. Tapos ani na umaga, ang bisita din ang nagdala ng pagkain. Required yan talaga. Kung kayo bubisita dito sa bahay namin, munting mansion, kailangan yung magluto or magdala ng food. Ano? Pwede na tayo ng maros? Hmm? Red horse magpainit. Pwede daw maglakad. Kami sa ito, diba? Oo. Ito? Perlitot, parang duda ako. Hindi yan sa'yo. Nagpunta ako dito ng isang Tuesday. Nandito ako. Binuksan nga namin yung cabinet. Lahat eh. Ano mo? Pag nagluto to, parang ng grocery dyan sa mga ano, groceryhan. Makikita ka ni Kuya. Mga ano lang. Tingnan mo. Hindi kami kilala. Kasi up Ate, kami. Ate, makikita ka ni Kuya sa CCTV. May CCTV no, dyan. Anong ano? Ano ba kayo? Namin daw. Tubig. Namin. Ito na. Ano bang iinumin? Diyos na lang. Hindi ako nun. Ang hirap may asawa. Divorce na! Tubig lang yan, ha? Pagkasan na. Tubig lang, ano? Tubig lang, paano? Tubig pa lang, ha? Paano pag may anak pa? Dalawa yan, may asawa na yan. May asawa na ako, may anak na ako. Sabay-sabay silang tumawa nila. Buyot yan, hindi mo na makain yan. Yan yung ano, sabi ni Perlito na maanghang pero hindi naman gaano. Takot kasi ito sa almoranas niya eh. Wow talaga. Wow talaga. Sabi ni Perlito, nagkamali yata ka nung pinuntahan.
Tsaka yan, nag-diet daw siya. High blood ka na, hindi magpaka-high blood ka na. Ang pata. Sarap siya. Pata? Yan, may pulutan kami. Walang alak juice lang yan ha, kasi bawal. And si Bernie Tot, yung friend niya. O, sa Mila ang party. Hindi siya pwede mangyalam kasi pang babae lang to dito. Paanong manok? Ayan. Yung baso dyan ay normal yung dyan. Sadya yan.